Ngayong bakasyon, maraming batang lalaki na naman ang sasabak sa pagpapatuli. Bagamat may mga doktor na gumagawa nito, may pinipili pa rin ang ilang magulang na ipatuli ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng makalumang paraan. Payo lang ng mga doktor sa mga magulang. Siguruhin yung malinis sa mga gagamitin sa operasyon ng inyong mga anak. Makibalita tayo kay Naira Segui ng GMA Ilocos. Pila-pilang mga binatilyong ito sa health center ng Barangay Daklapan sa Kabugaw, Ilocos Sur. Kabilang sila sa mahigit 100 nahandugan ng libreng tuli ng ilang non-government organizations. Ilang sandali pa, mayroon nang umiiyak. Ang magkapatid na ito sabay pang nagpatuli. Pinili naman ni Aling Rosario na samahan ang kanyang anak. Ano, pamuhi pa ko ti doktor ko. Agbayad kami mo. Nasya at kuha ang maida. Magkahalong takot at pananabik naman daw ang naramdaman ng mga batang ito sa San Carlos City, Pangasinan bago sumalang sa libreng tuli. Bago ang operasyon, tinuturukan muna ng anestesya ang mga bata. Sinisiguro rin daw ng mga doktor na malinis ang kanilang mga gamit. Sa ilan namang lugar sa bansa gaya sa Rizal, uso pa rin ang pagpapatuling depukpok. Ito ang pagtutuling ginagamitan ng laba at pampukpok. Ayon sa Department of Health, wala namang masama sa makalumang paraang ito ng pagtutuli. Pero paalala lang nila sa publiko. Make sure na yung ginamit parating malinis at bago. Hindi yung ginamit sa'yo yung panggagamitin doon sa mga sumusunod. Para sa iba, ang pagpapatuli raw ang kaganapan ng pagiging isang lalaki. Pero ayon sa isang doktor. Awan ti connection na. Ore pa yun ang anak ugin ki lalaki, makaputot lata. Ang maawan ni ki lalaki, may isang lalaki, ore man na nasupot. Awan ti problema kay ganyan. Paniwala rin ng ilang doktor, walang direktang benepisyo sa kalusugan ang pagpapatuli. Pero paraan daw ito para mapanatili ang kalinisan sa maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Sa pamamagitan daw kasi ng pagpapatuli, naiiwasan ang pamamalagi ng masasamang bakterya sa ari. Dahil dito, maaaring mabawasan ang peligro ng pagkakaroon ng sakit gaya ng urinary tract infection o UTI at sexually transmitted disease gaya ng HIV. Naira Segui, Nagbabalita, Pilipinas.